Hey guys, this is Sandy and welcome to my channel. I upload video every week, so mag-subscribe kayo para hindi niyo ma-miss, guys. So today, another video na naman tayo. Itong pag-uusapan naman natin is how to be contented and happy with what you have right now. So, kung gusto niyong malaman, keep on watching. Nga pala guys, I just wanna share with you yung earrings ko today. Ito siya. Ayan, ang ganda, no? Diba? So, kung gusto niyo ng mga ganyang earrings, I'm planning to sell these on my Instagram account. At ang pangalan ng brand ko is zandy.ph. So, yun. Most probably, ilalunch ko siya within this week. So, abangan niyo yun, guys. Na-experience niyo na ba to? Yung ang dami mong goals, gusto mo na magandang career, magandang bahay at kotse. Siyempre, gusto mo rin magka-jowa, diba? Gusto mo rin mag-post sa Facebook ng hashtag relationship goals, hashtag ikaw lang sapat na. Diba? But only to find out na, shit, hindi pala yung mga to yung magpapasaya sa akin. Only to find out na, shit, kulang pa rin pala. Na shit, ano ba talaga yung magpapakontento sa akin? You see guys, the number one source of our unhappiness is our uncontentment. Happiness is from within. It is not something that you can get outside of you. Like ako, for example, dati sinabi ko sa sarili ko na pag makagraduate lang talaga ako, magiging masaya na ako. Pero nung nakagraduate na ako, yeah, it made me happy for a while. Pero after nun, wala. Feeling ko uncontented na naman ako. So I had another dream. Sabi ko sa sarili ko, eto na talaga. Kapag naging CPA ako, magiging masaya na talaga ako. And so ayun, I passed the CPA board. But you know what? For a while, yeah, again, it made me happy temporarily. Pero after nun, wala. I want more. And so I had another dream. Sabi ko, eto na talaga. Pag nakapagtrabaho ako sa accounting firm, eto na. Magiging masaya na talaga ako, promise. Pero nung nagawa ko yun, did it make me happy? Guess what? No, it didn't make me happy. So I had another dream. Sabi ko na naman sa sarili ko, my God, sabi ko na naman, eto na talaga. Kapag na-reach ko tong income na to, magiging masaya na talaga ako for sure. And so, I reached that certain income. But guess what? Did it make me happy? No. It did not make me more happy. Bakit ganun tayo? Wanna know why? Because we human, we are insatiable. We are never contented of what we have. Because believe me or not, kahit ma-achieve mo pa lahat ng mga dreams mo man yan, it will never be enough. Yeah, it will make you happy temporarily, but then when you get used to it, you will want more. You will have an even grander dream. And then again, you will say to yourself, if only I will have this, then I'll be happy. But you know what? It still won't make you happy. At ang tawag doon is hedonic adaptation. So para tayong nasa treadmill, we're chasing happiness, and it's an unending chasing of happiness. Kasi when we get used to something, we take it for granted. Kasi akala natin, nandyan lang sila forever. Parang yung cellphone nyo, di ba? Sa umpisa, bes, ingat na ingat yan. Di ba? Kompleto pa yan, bes, panigurado. May phone case, naka-tempered glass yan. Tapos, konting alikabok lang, punas agad, di ba? Ganyan ang cellphone natin pagbago. Pero pag nagtagal, iniingatan pa ba natin yung cellphone natin or hindi na? Hindi na, di ba? Parang yung jowa mo. Di ba sa umpisa, binibigay mo lahat. Tapos, kilig-kilig, di ba? Sa umpisa, kilig-kilig pa yan eh. Di ba? Tapos, hatid sundo. Tapos, may good morning and good night. Hindi nawawala yan sa umpisa. Pero syempre, hindi makaka-relate dito yung mga single. So, happy Independence Day nga pala sa atin mga kapatid. Yan, okay lang yan.
Kasi sabi nga nila, dapat mahalin mo muna yung sarili mo bago mo mahalin yung ibang tao. Self-love first. Charot. Excuse. Pero nung tumagal kayo, ano nangyari? Ganun pa rin ba? Nothing in this world is permanent. So kung gusto mong malaman paano maging kontento, dapat ganun yung mindset mo. Na lahat ng meron ka ngayon, anytime pwedeng mawala yan. So you have to make the most out of it. You have to cherish every moment with it. Gusto ko niyan, gusto ko yan, gusto ko din yan. Gusto kita. Nande! Hindi ko sinasabi na huwag ka ng mangarap o magplano sa buhay mo. Hindi. What I'm just trying to say here is that posibleng maging masaya sa kung anong meron ka ngayon habang ina-achieve mo yung mga goals mo. Diba? Kasi what's the point of achieving all your goals if at the end of the day, pag na-achieve mo na siya, hindi ka pa rin naman masaya. If at the end of the day, iti-take for granted mo lang naman yun. Aside from having that kind of mindset, ano pa ba yung ibang ways para mas maging kontento tayo? Actually, I learned this from reading Stoic Philosophy, A Guide to Good Life. And I learned this technique. Ang tawag dito is negative visualization. So, paano ba to? We do negative visualization by imagining the things that we have was lost. So, imagining mo paano pag nawala yung cellphone mo, paano pag nanakaw yung kotse mo, paano kapag iniwan ka ng partner mo, paano kapag nawalan ka ng trabaho. You just imagine it. Ano kaya mangyayari sa buhay mo? Diba? Paano kung yung partner mo iniwan ka niya at bumalik siya sa'yo, let's say lang, would you still take her for granted? O magiging kontento ka na? Diba? Sometimes kasi tinitake for granted natin yung partner natin kasi alam natin nandyan lang naman sila, hindi naman sila mawawala eh. Diba? So, hindi tayo nagiging kontento, nakakalimutan natin na we are blessed to have our partner. Okay? So, another thing, paano kung yun nga, yung cellphone mo nanakaw? Anong mangyayari sa'yo? Anong inconvenience ang mararamdaman mo? Diba? So kung alam mo sa sarili mo na anytime pwede palang manakaw yung phone ko, iingatan mo ba yan? Siyempre, mas iingatan mo na yan. Diba? Ngayon, kunyari ko, may work ka, ang dami mong reklamo, sobrang daming ginagawa sa work. Eh, paano kung you get fired? Wala kang pambayad ng bills. Tapos binalik yung trabaho mo sa'yo, would you still take your job for granted? O magiging thankful ka dahil may trabaho ka ngayon? Guys, hindi pa ako galit. Nagdadala lang po ako ng aking emosyon. So another way to do negative visualization is contemplating your own death. So yes, it is. Bakit ba kailangan natin gawin to? Kasi tayo mismo, even yung buhay natin, we take it for granted eh. Diba? Kasi every morning we wake up, buhay tayo. And every morning, we're not grateful na buhay tayo kasi nga we take it for granted because we get used to it. Kaya lagi tayong nagsasayang ng oras. Meron tayong plano, hanggang plano lang, bes, walang kulay, bakit? Kasi nga lagi natin sinasabi na may bukas pa naman. I still have a lot of time. Laging ganun yung mindset natin. That's why wala tayong na-achieve. But if you will just contemplate that today may be your last day, if you will just live that today as if it's your last day, well, would you do differently? Would you make the most out of it? Or magsasayang ka na lang ng oras? Diba? Or mag-Facebook ka na lang. And then you scroll down your Facebook, tapos nakita mo si crush, may girlfriend na. Or kaya, scroll down again, nakita mo na naman yung crush mo, in-stalk mo. Yun lang ginawa mo buong araw, nagsayang ka ng oras. Ganun ba gagawin mo? Hindi, diba? If today is your last day, hindi mo na lang i-stalk si crush, okay? Pupuntahan mo siya at lalandiin mo na siya kasi last day mo na ito. Tsara, another way to do negative visualization is contemplating the death of your loved ones. Kasi, di ba totoo naman? Anytime yung mga mahal natin sa buhay, anytime pwedeng mawala yan sila. Na hindi natin alam na tomorrow maybe hindi na natin sila makita, di ba? So, kapag ganun, what would you do differently? Diba? Would you still take them for granted? Or would you cherish every moment with them habang nandyan pa sila? Diba? Kasi tayo, anong ginagawa natin ngayon? Diba? Mahal natin sila pero hindi natin pinapakita kasi lagi natin sinasabi na we still have tomorrow. We still have a lot of time with them. Diba? Pero hindi. You don't know kung kailan sila mawawala. So
habang nandyan pa sila, ipakita mo na kung gano'n mo sila kamahal. Guys, parang ako, yung father ko, bigla na lang nag-passed away yun. Ni hindi man lang siya na ospital, so hindi ko man lang na-ready yung sarili ko to let go of him. Nagulat na lang ako pag uwi ko, he passed away already. Diba? So hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataon na bumawi sa kanya after all the sacrifices that he have done to us. Diba? Hindi man lang ako nakabawi sa kanya, hindi na ipagkaitin sa akin. Diba? Tapos, alam mo yun, 1 week before siya mag-passed away, ewan ko, out of nowhere, biglang pumasok sa isip ko na, hala, yung father ko, he's not getting any younger, na anytime pwede siyang mawala. Eh, wala pa kaming picture na dalawa lang kami. Yes, wala kaming ganun. So, parang biglang pumasok lang sa isip ko na, mag-selfie kaya kami ng father ko, kasi anytime pwede siyang mawala. Biglang pumasok lang sa isip ko. Pero anong ginawa ko? Hindi ako nagpa-picture sa father ko. Kasi I thought na, di, okay lang yan, I still have next time. I still have tomorrow. Okay lang yan, I still have a lot of time with him. Without really knowing na, wala na pala akong tomorrow with him. Had I known, na pwede siyang mag-pass away anytime. E di sana nagpa-picture na ako sa kanya. Diba? Had I known na, wala na akong tomorrow with him, sana mas naging expressive ako sa love ko sa kanya. Kasi diba, before siya mamatay, I have a lot of time para magpa-picture sa kanya. Pero hindi ko ginawa yun. Bakit? Kasi yung time na yun, I am taking that for granted. Kasi I thought he's so strong, he'll be there for me forever. So ano yung gusto kong sabihin sa inyo? Kung gusto nyo magpa-picture sa loved ones nyo, if you wanna say sorry, if you wanna say I love you, if you want to make them proud of you, do it right now, not tomorrow, because you don't know if you still have tomorrow with them. If you will just stop taking for granted all the things that you have right now, then you will feel contented, and then you will happy. So anong bottom line dito? If you can find happiness in an ordinary, mundane activity, then you're leading an extraordinary life. Before I end this video, I'd like to do some exercise with you. So, sana mag-participate kayo. So, simple lang naman yung gagawin natin dito. I just want you to close your eyes. Yes, please close your eyes. Focus on your breath. Inhale. Exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Alright, continue focusing on your breath. Now listen to me. Whenever you see yourself running in a treadmill, I want you to stop running. I want you to pause. Take a look at your surroundings. Look at all the things that you have. Your life, your body, your mind, your mother, your father, your family, your siblings, your friends, your career, all your possessions, all the things that you have. I want you to imagine it. And ask yourself, am I taking these for granted? Am I uncontented with it? What will happen? I want you to imagine this. What will happen if all the things that you have right now was lost? Imagine what will happen to your life. Imagine if you got fired. Imagine if your parents passed away. Imagine if you lost a part of your body. What will happen to you? Now I want you to imagine, what if all those things came back to you?
Would you now feel contented? Would you now feel happy? Again, focus on your breath. Inhale. Exhale. Now I want you to open your eyes. So what do you feel right now? You feel a little bit contented right now? So sana may natulong yung exercise na yun. And I know simple exercise lang yun. It's just how I do negative visualization. So that's it, guys. Those are my tips on how to be contented and happy with whatever it is that you have right now. So sana may natutunan kayo at sana nag-enjoy kayong panoorin yung video ko. And if you did, don't forget to subscribe, like the video, or share it with your friends. Follow me in my journey to self-mastery. Bye!